Welcome sa ating Tapatan sa Aristocrat. Maganda po ang pag-uusap ngayon sapagkat may kinalaman ito sa school opening at sa agrarian reform. Yung politics, medyo bahagya nating mapapag-usapan ngayon sapagkat may politika pa rin sa mga paksa ngayong umagang ito. Bagaman yung ating inanyayahang magkukwento tungkol sa politika at dun sa agham ng Balimbingan, hindi natin makakasama sapagkat while he confirmed his attendance, nakalimutan niya may court duty pala siya. So hindi makakarating si Attorney Bono Adaza. But today, we have with us, and it is our pride and pleasure to introduce the Secretary-Designate ng Department of Agrarian Reform, si Kapaeng Mariano, na dating anak pawis congressman, narito sa atin ngayon. Isa pa rin balik kongreso, si Congressman Antonio Luansing Tinio ng Alliance of Concerned Teachers. Narito rin po naman si Professor Rene Luis Tadle ng UST at isa sa mga aktibo na nagtatanong tungkol sa K-12. At meron tayong isang kasama, isang dilag, si Professor, tama ba yun? Professor Emeritus. Hindi pa. Professor Retrenched, Rebecca T. Anyonuevo, mula po naman sa Miriam College. Nakakalungkot, ano? Na-retrench dahil walang papasok sa kolehiyo ngayon. But anyway, we'll talk about it today. Magandang umaga, Sky. Magandang umaga. Dadagdagan ko lang, Sir Melo, na si Ma'am Rebecca ay siya, isa ding Palangka Awardee at isang author. Oh. Yun. So, kahit walang turo sa Miriam, may pagkakakitaan. Yes. Pero magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga guests for today. Very interesting yung ating topics kasi tatlo eh, no? Tsaka iba-iba. It's agrarian reform, school opening, and politics. So magandang umaga din sa ating mga friends from the media. Marami tayo ngayon, full house tayo ngayon dito sa Tapatan sa Aristocrat. Simulan natin, Kapaeng. Hindi ba kayo nagdalawang isip na tanggapin yung alok sa inyo na maluklok na kalihim ng reformang agraryo? Congratulations po pala. Maraming salamat, Melo, Sky, sa ating mga kapwa guest ngayong umaga, sa ating mga kaibigan sa media. Mapagpalayang araw po sa ating lahat. Hindi, Melo, kung nagdalawang isip, kasi ang pangunahin ko naman pinanghawakan dyan, ito bang pagtanggap ko ng paghirang sa akin bilang bagong kalihimandar ay naaayon sa interes, lalo na nung pangunahing stakeholder natin sa usapin ng reforma agraryo, yung ating mga kapwa magbubukid. Alam ko po naman na merong, noong pa man ay alam kong meron ng mga inherent flaws, imperfections, limitations, and loopholes yung existing agrarian reform laws. Pero ang pinagparunan ko na lang po huwag nang magpatuloy yung mga circumventions and reversals. At higit mapaglakas yung possession ng magsasaka, lalo na yung mga agrarian reform beneficiary sa lupang na-distribute o napamahagi sa kanila. At siyempre pa, napakahabang nagpapatuloy po yung aking advokasya para sa pagpapatupad ng tunay na reforma agraryo sa ating bansa. Yung pangangailangang magsabatas tayo ng isang bago na batas para sa tunay na reforma sa lupa na ang sentral layunin ay ang libreng pamahagi ng lupa. Yun muna, Melo, ang aking opening statement. Magandang umaga po. Congratulations. Sige. Tutuloy natin mamaya yan dahil alam niyo po, sa mga beer house, mayroong mga awiting isang iiwanan, isang babalikan. So, ang tanong mamaya kay Kapaeng, ano yung madatatan mo sa Department of Agrarian Reform? Ngayon, kay Congressman Tony, ano po ang isusulong ninyo na agenda sa ilalim ng bagong liderato? Sapagkat karamihan ng congressman umalyado na sa administrasyon . Kayo ba sumama na rin sa bandwagon? Magandang umaga po. Magandang umaga. Naglabas kami ng pahayag, no? Pagkatapos sa mahirang si Pangulong Duterte, nagpalabas sa ang Makabayan Coalition na bahagi kami ron, yung act, ano, na yung coalition ng mga progressive party list. Winelcome namin ang pagkapanalo ni Pangulong Digong. At
nagpahayag ng pagsuporta sa mga pro-people at progressive na mga pahayag niya, halimbawa yung kontra sa labor contractualization, yung pagsusulong ng peace talks with the CPP, NPA, NDF, release of political prisoners, and so on. So sa ngayon, ganun, no? Tapos, of course, may mga kasamahan tayo from Makabayan and the progressive organizations. Halimbawa, si Kapaeng, na dating kinatawan ng anak Pawis, na na-appoint sa cabinet ni Pangulong Duterte. So again, tingin natin another positive step yan. So nagpayag tayo ng pag-suporta sa mga initiatives na ito ni Pangulong Digong. Pero in terms of yung formal na pagpaloob sa yung coalition na binubuo ni yung magiging speaker daw ng House, si Representative Pantaleon Alvarez, wala namang formal. Kasi yung ibang mga partido, meron pa silang mga pinipirmahang covenant and so on. Wala pa tayong ganun. Okay. Mabuti po at nililiwanag nyo dahil sa yun daw ang national fruit ngayon, balimbing. Pero ang sabi naman ng ilan yun eh, para sa interest ng taong bayan. That's what I heard from several of them. Sa inyong grupo na mga educator, how do you feel about the school opening? Let's start with Professor Tadle. Yeah, it's rather sad kasi maraming matatanggal sa mga teachers at ginagamit na paraan ng mga private schools yung K-12 as a reason to contractualize a lot of teachers. Pangalawa, I think more than a year ago, nandito tayo, andito rin si Brother Armin at si Congressman Tino. And noticeably at that time, the Brother Armin was so optimistic. Enthusiastic. And sabi niya, walang problema sa mga school buildings, walang problema sa mga facilities by 2016. Wala din problema sa mga teachers. They promise a law na ibibigay para to help yung problems sa displacement. Pero all of these are not happening now. You know, at that time we would want to be proven wrong. But right now, as it is existing, talagang nakikita yung kapalpakan ng papalabas na gobyerno. So yun lang muna. We have a lot of reasons why we are against K-12. It's not just labor issue, but even in terms of curriculum. And I hope you'll be given the opportunity later to. We will talk about it. Sir, do you have any record on how many teachers yung mga na-retrench ngayon? Kung ilan man. Ganito, ang projection kasi ng CHED is 23,000. Mga 14,000 na mga teachers at 9,000 na non-academic personnel. But that is up to now, they're still projecting. In fact, they're claiming, I read a letter from CHED, na baka malaman pa nila September. So talagang ganun ka, but by that time, marami nang matatanggal. And even the 23,000, sometimes we question. Because parang hindi yata klaro sa reality. For example, INCAR, sinasabi nila, ang matatanggal lang daw mga 160 plus. Pero dun sa isa palang university na malaki sa Baguio, for almost 600 na yung matatanggal. So ganun. Sa UST halimbawa, we have around 2,000 faculty members. Walang problema doon sa mga tenured faculty. Pero may mga fixed termer kami, contractual. Mga 900 yun sa bilang ko. And these are the ones who will be affected for the next 3 or 4 years. Okay. Meron tayong panauhing bakasyon na. Oo, kasama natin si Professor Año Nuevo. I don't know, pero mukhang may kurot sa puso yung term na bakasyon para sa inyo. Mahaba-haba ang kanyang summer. Mahaba-habang bakasyon yata yan. Ano po nangyari sa inyo sa Miriam College? Ngayon ho yung effectivity ng termination or tinawag nilang retrenchment. So, nakatanggap kami ng notice of separation, 21 GE, General Education Faculty. Ngayon yon. So, ibig sabihin, hindi na kami pinababalik sa Miriam, samantala, mamaya, alas 12 siguro, merong special luncheon para sa mga tinanggal. So, meron pa namang parangal sa inyo. May parangal. Pero bukas, wala na kayong lunch. Wala na kaming trabaho. Pero well, you given your separation benefits. May in-offer sila. Pero nakakatawa kasi dalawang check yung
pinapipirmahan sa amin. So may separation date at saka merong para dun sa aming 2 months, itong June and July. Kasi entitled pa kami doon eh, dahil meron ho kaming, kumbaga yun ang practice. Pagka nag-render ka ng full service during the school year, meron kang 2 months, parang equivalent ng summer. Pero ngayon, pati yon ay hindi ibinibigay sa amin. Naka-withhold yan. Pero na-clear na kami, ako na-clear na ako, nabigay ko na yung mga grades and all, naka-withhold yan. So isa din yan sa talagang inilalaban namin ngayon, kasi bakit nyo ayaw ibigay yung aming sweldo na aming pinagpaguran at, di ba, naayos na namin yan. Mm-hmm. Pero katulad po sa inyo, kailan kayo sinabihan na mawawalan kayo ng hanap buhay? A month ago. Uh-huh. So 30 days, pwede pa yan? 30 days. Uh-huh. Uh-huh. Pero how long have you been working with Miriam College? 19 years ako. 19 years? Oo. Uh-huh. Yung iba, mga more than, yung iba kasi talaga nag-start sila very early. So parang 30 years na yata sila ganyan. Yung iba naman, yung younger faculty, mga 7 years, ganyan. This is not a quest from the BIR, pero ano yung ballpark figure na natanggap for every year of service? Saan? Sa inyo. Sa retrenchment. Oh. How much? 1 month? 2 months? 1 month. 1 month. Okay. Mabuti na itanong ko yan. At least yun naman, parang retirement, hindi naman yan itatax eh. Pero mabuti na alam natin whether it will be sufficient for one to bridge while looking for another job. Are you optimistic you'll get another job? Kasi I have so many talents. My expertise is much better than any of the administrators. Okay. All right. Excuse me. I like that. Pag makita yung credentials ko, mahihiya naman sila sa credentials ko. Okay. Okay. Excuse me. Yung pumang position ninyo, redundated? Huh? Redundated. So, ibig sabihin, hindi na kukuha ulit? Ay, nakakatawa kasi tinanggal kami, but right now, may summer classes. Nag-offer sila ng mga klase, kumuha sila ng mga teachers na part-time, na bago. Part-time, na bago. Okay. So, meron tayong ma-establish dito. Would you care to add, Professor Tadley? Kasi ganito, no, ang lumalabas, maraming mga teachers na contractual. They can still continue teaching. Pero ayaw bigyan ng tenure. So tatanggalin by reason of end of contract. And then they will hire a new ones. But we know very well, in the first place, when they were hired, they were told na fixed term lang kayo because of K-12. Pero ngayong malapit na sila ma-tenure, mabigyan ng regularization, tatanggalin sila at kukuha ng bago. So we speak of endo in industries. That is also true in private universities and colleges. So, you know, I hope the incoming administration will really look into it. Yung endo is not only true for industries, but even in private schools. Okay. Next week pala, advance info, we will talk about the labor situation. So, pati yung mga media na contractual, mapapag-usapan sa susunod na tapatan sa aristokrat. Congressman, I'll have to ask you, sa ganitong kalagayan, anong nakikita nyo? Ano bang kailangang ayusin sa batas? Yun, doon tayo. Dahilan sa sabi nila, kung nakakapagpanday ng batas ang mababang kapulungan at ang mataas sa kapulungan, na hindi kasino napapakinabangan ng bayan, ito pa kayang sektor na edukasyon ang hindi natin maasikaso. Nitong nakaraang katatapos na presidential campaign, halos lahat ng mga o lahat yata ng mga presidential contenders nangako sila na wawakasan ang contractualization, no? Pero ang nakikita natin sa sektor ng edukasyon, both sa higher education tsaka sa ngayon sa basic education din, ay lumalaganap yung contractualization, no? So ito nga yung sinasabi nila, halimbawa na nagagamit yung transition to K-12 ngayon na pagkakataon para tanggalin ng mga tenured faculty katulad ni Dr. Anya Nuevo, tapos kukuha na lang ng mga contractual faculty, no?
sa basic education, sa senior high school, pwede nang kumuha ng mga contractual public school teachers ang Department of Education. Bakit? Dahil nasa batas ito. No, yung senior high school, yung K-12 law, in effect, inamyendahan niya yung Magna Carta for Public School Teachers. Sa Magna Carta for Public School Teachers, pinagbabawal ang contractualization. No, this is the reason why yung mga public school teachers natin, more than 700,000 yan, regular lahat yan. No? That's because of the Magna Carta of Public School Teachers. Medyo kakaiba ang public school kasi bagong aplikante ka, basta matanggap ka ng DepEd, from day one, regular ka na kagad. Walang probationary period, di ba? That's because of the Magna Carta of Public School Teachers. May guaranteed yung job security. Pero sa K-12 law, niluwagan yan. So, pwede na ngayon na mag-hire ng, in effect, ng mga contractuals for senior high school. So, yun ang problema na may ang nangyayari sa education sector, inaatake yung konsepto ng tenure at job security. Tapos pinatupad na sa ibang mga sektor ng industry at ekonomiya yung contractualization. So mapait pa rin ang karanasan ng mga guro ngayon dahil may posibilidad na masibak sila kaagad-agad. Well, of course. At kaya naman yung bakit ba mahalaga ang tenure sa education sector, kasi may kinalaman din yan sa academic freedom. No, na yung wala yung banta na kung may hindi sumasang-ayon sa ginagawa mong pag-aaral o tinuturo mo, ay pwede kang sibakin, di ba? So kaya importante, no, yung job security, both from the point of view of labor rights but also from the point of view of academic freedom. Okay. Kapaeng, ano yung dadatnan mo sa Department of Agrarian Reform na ayon sa Bicol, pag binanggit yung DAR, Department of Agrarian Rebok, nagkakagulo raw? Ito po ang dadatnan ko at siguro mga ilang first things to do, no, Melo, Sky. Una, kailangan may mabilisang inventaryo ng land acquisition and distribution, yung accomplishment ng DAR. Kasi sa aming pagpupulong nila current DAR Secretary Hilderos Reyes, ay yung database ng DAR kaugnay sa LAD accomplishment from 2010 hanggang 2015. Medyo mapangahawakan mo yan, no? May validation silang ginawa. Pero yung bago 2010 pabalik hanggang 1972, ito yung sa Marcos Land Reform, yung Presidential Decree number 27, at mula nung isabatas yung Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988. So that's 1988. Kailangan balikan yung inventaryo doon, no? And then kailangan may mabilis ang pagripaso sa mga orders and resolutions na inisyo ng DAR at saka ng DARAB doon sa mga usapin, doon sa mga orders and resolution hinggil sa exemption, exclusion from agrarian reform coverage, yung mga kaso ng conversion of agricultural lands, yung retention, kasi may mga yung mga may-ari, may right to retain, bahagi ng kanilang land holdings, at yung mga kaso ng cancellations ng mga certificates of land ownership award, emancipation patents, and certificates of land transfer. And ganun din yung kailangang matingnan ko, marama namin, marispaso, yung mga katayuan na ng ating mga farm worker beneficiaries sa mga existing stock distribution option areas, no, lalo na sa Negros, yung katulad ng sa Hacienda Lucita, ano, alamin natin yung ang alam ko may dalawang kaso na na umakyat sa executive committee ng park na hindi na actionan kasi po. Bakit po? Eh lumalabas, Melo, at ayon na rin kay current DAR Secretary Hilderos Reyes, sa nalolooban ng alos 6 na taon, matatapos na yung term of office ni President Noynoo Aquino, ni isa, hindi na convene, hindi na pulong yung Presidential Agrarian Reform Council, of which the President is the ex-officio chairman. No? May dalawang kaso doon na
kaugnay sa SDO, may dalawang kaso kaugnay sa contracts ng agribusiness venture agreements na hindi na-actionan. May mga policy issues na kailangang i-deliberate at pagpasyahan ng Presidential Agrarian Reform Council. Gayon din yung mga kaso ng yung mga pending cases ng IPU, tawag ko dyan illegal, premature, and unauthorized conversions of agricultural lands. Kasi may ganun po ba? Pag may ikaw ay nag-violate, ikaw ay nakakommit ka ng illegal and premature conversions, may criminal liability yun Melo. And then yung unauthorized conversion, may administrative liability ka ron. So, kailangan tingnan po natin yan. At gayon din yung ito ay yung mga kontrata, mga agricultural leasehold contracts na may 1.2 million agricultural leases sa ating bansa. Yung mga namumisan, ating mga magkasaka, sa may 1.7 million hectares. Yung mga kontrata doon sa agribusiness venture agreements, meron sinasabing 1.2 million hectares ang covered ng mga agribusiness contracts. So kailangan nating tingnan yung estado, kalagayan ng mga farm workers, agricultural workers, beneficiaries na nakapaloob sa mga kontrata. Interesado rin ako, Melo, na alamin yung gaano'y naging buong pondo ng Agrarian Reform Fund at yung utilization nito. No? Yung pondo para sa support services at yung utilization nito. Tatanungin ko rin at sana mabigyan ako ng kulang kasagutan dito. Kasi tiningnan ko yung total available appropriations na pinagkaloob ng Kongreso sa DAR for four years from 2011, simula 2011, 2012, 2013, 2014. So cumulative, ang pinagkaloob ng Kongreso sa DAR ay umaabot ng 80.9 billion pesos. Pero may 31 billion na unused appropriations. At dun sa 31 billion unused appropriations, may breakdown po yan, 23 billion ay unreleased appropriations at may 8 billion pesos released but unobligated allotment. So ngayon, meron pong statement ang incoming President Rodrigo Roa Duterte na pag yung mga public funds na yan, may pondo yung departamento mo, kailangan gastusin mo sa pinakahuling sentimo. Kaya may problema. Kaya pagharap ko po sa Kongreso nito sa deliberation at briefing ng budget, tatanungin ako bakit ganito kalaki ang unutilized, unused appropriations ng DAR? So parang for 4 years, hindi pa po kasama yung year 2015. Parang magkamag-anak din sa nung Department of Agriculture na binabalita niyo noon. Ay opo, malaki rin po ang unused, unreleased and unobligated allotments ng pondo ng out of the total available appropriations pinagkaloob ng Kongreso sa Department of Agriculture. Ngayon, tatanungin ko rin po yung estado na ng implementation ng RAT plan, ng rationalization plan as per Executive Order 366 sa DAR. Meron pong mahigit 12,000 pa yung mga kawani natin dyan, pero may mahigit 1,000 ang contractuals. Siyempre, marami din ang co-terminus. E alam po naman niyo si Kapaeng, ako po ay advocate talaga ng pagtatanggol, pagtataguyod sa saligang karapatan ng ating mga kawanit manggagawa sa gobyerno, siyempre ganun din sa mga pribadong sektor, lalo na yung pong karapatan sa security of tenure, yung karapatan sa freedom of association and right to self-organization, at yung karapatan sa paikipagtawaran. Ano? Kung sa gobyerno, dahil yung collective negotiation nila, right nila for collectively negotiate sa kanilang mga, hindi lang dun sa kanilang basic salary, but yung kanilang mga benepisyo. Ako, Kapaeng, na-imagine ko, nakasakay ka sa kabayong puti. Kalaban mo, windmills, para kasi Don Quixote dyan. Ay, totoo yun, Melo, Sky, kasi tinatanong ako unang-una, ano po gagawin nyo sa Hacienda Lucita? Alam po ninyo, unang-una, Melo, alam ko susunod mong tanong yun. Talaga nabasa mo, itatanong mo. Alamin ko po yung estado na ng implementation, execution, ng resolution, decision ng Supreme Court hinggil sa kaso ng Hacienda Lucita na naging final executory noong April 2012. Halimbawa, naipamahagi na ba yung 4,915 hectares sa may 6,296 original farm worker beneficiaries? Bakit yung 1.3 billion proceeds nung pinagbentahan ng 580.5 hectares ay hindi na ibabalik doon sa mga original farm worker beneficiaries na ipinag-utos ng Korte Suprema ibalik sa kanila? Yung pong pending petition for revocation nung na ifinail ng ambulansya ng manggagawang bukid sa Hacienda Lucita kaugnay nung conversion order issued by the DAR in 1996.
Nandiyan din Melo, ito malaking issue din. Sabi kasi sa inutos, pinag-utos ng Korte Suprema, o dar, bukod dyan sa 4,115 hectares, maghanap ka pa dyan ng lupa dyan sa Hacienda Lucita na maaaring saklawin at i-cover na agrarian reform program. Nakahanap ang dar, 358 hectares, covered by 8 titles. Inissuehan ng notice of coverage noong December 2013. Kasunod po ng issuance ng NOC na yon, pinabuldoser naman ng Tarlac Development Corporation. Ano? Yung productive agricultural lands. Diyan, titingnan ko po dyan kung merong naging violation dyan ng illegal, premature, or unauthorized conversion. Sa tingin nyo ba may makukulong? Ay, depende po yon sa magiging ebidensya at makukuha. At ang alam ko po, merong after ng issuance ng NOC dyan sa 358 hectares na yan, na kiniklaim na lupa ng Tadeco sa loob din po ng original na 6,453 hectares ng Hacienda Lucita, meron daw pong protest doon sa coverage, doon sa NOC. So kailangan din pong aksyonan yan ng NAMDAR. No? So yan lang Melo, yung mga ilan sa mga maaring kagyat na gagawin ng bagong hirang na kakalihim ng Department of Agrarian Reform. Makakatulog pa ba kayo niyan? So, ay, masarap pa naman ang tulog ko, Melo. Kasi ako kasi, pag ano man yung problema at gagawin ko sa kinabukasan, nilalagay ko muna sa ilalim ng aking unan. Ay, narinig pa rin. At pagkagising ko at pag magtitiklop na ako na hinigaan, may answer na. Nabaligtad ko na yung unan, doon ko kukumustahin. Good morning. kaya po, si Kapay, hindi pumuputi ang buhok. Sabi nila, madalang pa yung kulubot sa mukha. Eh, ganyan po tayo eh. Hindi, seryoso po tayo sa pagtatrabaho. Ang pag-aawakan ko po dito, Melo Sky, sa mga kapwa nating guest, kaibigan sa media, yung pong ako'y galing sa pamilya ng Maralitang Magsasaka, Melo, yung mahigit 30 taong kong karanasan bilang leader sa Kilusang Magbubukid, yung alos 9 na taong kong karanasan sa loob ng Kongreso, particular sa House of Representatives, at yung aking matagal na rin pakikitalamitan, pakikipanayam, sa ating mga magsasakat. Alam na alam ko po yung kanilang matayok na nilulunggati. Okay. Yung kanilang malaon ng kahingian na mapa sa kanila ang kanilang lupang sinasaka. Kaya nga po, dapat walang magsasaka na nagbubungkal ng lupa. Yan man ay agrara, sila man agrara reform beneficiaries o hindi pa na maaaring patalsikin sa lupa. Okay. Dapat po manatili sila sa lupang kanilang next question, sinasaka. Kapeng. Hindi ka kaya parang tinatawas niya, no, iniinsenso? Sapagkat yung batas na patutupad mo, Carper, na sinusukan ninyo. Hindi naman, Melo, kasi ang bintahe ko, Melo, alam ko yung limitasyon nung lumiiral na agrarian reform laws. Alam ko inherent flaws, inherent loopholes nito, inherent imperfections. Kaya kailangan natin ng bago pang batas na kailangan magtitiyak ng ganap na magagarantiya doon sa karapatan ng magkasaka sa lupa. Kaya sabi ko nga dito, ako po'y nagpapasalamat at naging mainit ang pagtanggap hindi lang ng mga kawanit manggagawa ng DAR, opisyalis ng DAR ngayon, bukod pa dun sa mainit na pagtanggap ng Kilusang Bukid ng Pilipinas, nagpahayag na rin po ang pagsuporta at pagtitiwala ang Task Force Mapalad, ang katarungan, at sabi ko nga po, policy yan ng open and continuing dialogue and consultation. Matuto po tayong makinig sa kanila. Kaya nga sabi ko po, huwag tayong mag-alala o huwag tayong mababahala kapag pa yung mga magsasaka na nagpupunta sa pambansang tanggapan, sa anyuman ng rally, piket, kampuhan. Dapat nga po ang mga opisyalis ng DAR at Kawani, sabi ko, ay sinasalubong pa yung ating mga magsasaka. Magandang umaga po sa inyo. Ano po may paglilingkod ng DAR, ng inyong ahensya? Ano po ang problema, issue ninyo? Kung paano kami makakatulong, tingnan po natin. So, ibig pong sabihin, ganun po dapat. Umababa at umiikot sa mga lugar kung saan may matinding usapin at problema sa lupa. Palagay ko, magpapakapi pa kayo eh, no? Pag nagkataon. Ano? Ay, sigurado po yun. Sigurado po yun, Melo. Hindi. Sabi niyo, magpapantay tayo ng bagong batas. Ay, po, may pangangailangan po, Melo. Kasi okay. Ito una, kasi yung sunset provision doon sa CARP law, as amended by CARP law, yung RA 6657, ano? As amended by Republic 9700, yung sunset provision doon kasi, yung authority ng DAR, o yung para makapag-initiate ng land acquisition distribution ng DAR, ay magagawa lang niya ito
until, di ba, nung in-extend na for 5 years, until June 30, 2014. Eh, ang mangyayari po niyan, yun din aalamin ko po, ilang notices of coverage ang na-issue ng DAR from 2010 to 20, hanggang nitong panahon na ito, June 30, 2014. Kasi po, pwedeng yung mga landowners ay mag-file ng i-challenge legally, no? Kasi po, ang isang legislative history po kasi, yung isang sunset provision ng isang umiiral na batas, katulad nung provision na yon nabanggit, kailangan ma-extend mo yon, no? Kung another 3 or 5 years bago nag-lapse yung nasabing provision. Okay. Para pong lumulubog na sikat ng araw yan eh. Bago lumubog yung araw, kailangan may batas ka ipapatupad sa kinabukasan. Okay. Para may pagpatuloy. Yung po ang kailangan harapin dyan. At may, ang prerogative po niya nasa Kongreso. May isa pang malaking usaping pampatakaran, Melo, at itong idudulog ko rin sa Presidential Agrarian Reform Council, sa gabinete, mismo kay incoming President Rodrigo Roa Duterte. Ganito po. As of September 2013 po, out of 730,000 agrarian reform beneficiaries, 77 lang ang naka-fully paid ng kanilang land amortizations. Yan po ay 9.7% lang. Ibig sabihin, sa bawat 10 po natin agrarian reform beneficiaries, isa lang ang maaaring magsabi, sabihin nila, ay, sarili ko na ang lupang aking sinasaka. Yung siyam po doon, magsasabi, dahil hindi po nakakahulog ang 75% at 14 to 15% partial lang ang nahihulog, nanganganib po yun na ma-foreclose yung pagkakasangla ng lupa doon sa Land Bank of the Philippines. E kung 2.7 million po, sabi po ng DAR, meron ng 4.7 million hectares ang na-distribute na award na lupa sa may 2.7 million na agrarian reform beneficiaries. Yung pong 77,000 ay halos 2.8% lang po yun. Sa bawat 100 agrarian reform beneficiaries, kung gayon, yung 97 doon, ay nanganganib na mailit yung lupa, ma-foreclose yung pagkakasangla ng lupa sa Land Bank of the Philippines. Kung strictly po ipapatupad natin agrarian reform laws, ay sasabihin nila, anong klaseng social justice measure yan? Eh, bakit kaming 27, ano gagawin nyo sa amin? Aagawin nyo, liilitin nyo yung lupa sa amin, mapapatalsik kami sa lupang aming sinasaka na in-award na, i-distribute na sa amin. So, yan po malaking usapin pong pampatakaran yan at ang prerogative po talaga niya nasa legislatura ng gobyerno. Maraming po salamat. Congressman Tinio, do you expect na masusuportahan ng mga mambabatas yung kahilingan ni Kapaeng, considering na mayuriya ng mga mambabatas ay mula sa mga Panginoong may lupa at mga business interests? Kayo, wala kang problema sa makabayan, ay makabayad. Paano yun? Let's wait and see. Tignan natin, ano? Si Pangulong Duterte, may pahayag din na kailangan daw ng land reform, no? So, bagaman hindi pa ito napapaliwanag, pero ibig sabihin talaga nun, kailangan ng bagong batas dahil nga nag-lapse na yung CARP at CARPER. So, kung sisiryosohin ang ito bilang full-blown policy pronouncement ng Duterte administration, we expect na magiging bahagi ng agenda ng 17th Congress ang isang bagong batas sa land reform. No? At tama ka naman ang sinabi mo na may magkakaroon ng malakas na opposition sa anumang tunay na land reform, katulad nung Genuine Agrarian Reform Bill ng anak Pawis. No, we expect na hindi nga yan pumasa sa mga nakaraang kongreso. So magkakaroon pa rin ng opposition mula sa mga yung mga landlord interest sa loob ng kongreso. So again, tignan natin, ang kaibahan ngayon ay tila may suporta ng presidente sa ganitong initiative. Na kakaiba kumpara sa mga nakaraang administrasyon. So, we'll have to wait and see kung ano mangyayari dyan. Ako, Kapaeng, medyo na-bother ako kasi na sinasabi nyo na isa lang sa 10 magsasaka yung merong sariling lupa. Ano po yung mga balak natin sa kanila at this time? Of course, our dreams for them. Unang-una po, tiyakin natin na yung 9 sa bawat 10 na yun na nabanggit ko ay mananatili sa lupang kanilang sinasaka. Ma-unburden sila sa obligasyon ng pagbayad ng land amortization. Pati nga amilyar yun eh. Land tax eh, nasa balikat ng magsasaka. Alam po ninyo,
Kahit po si former Comelec Chairman, former Constitutional Commission na Attorney Christian Monsod, nagkakwentuhan po kami sa isang forum na inorganisa ng COCAR, Congressional Oversight Committee on Agrarian Reform, na pinangunahan ni Congressman Teddy Bagilat, no? Sa 1973 Constitution o 1935 Constitution Melo Iscaya, kahit sa 1987, malinaw doon sa 1987 Constitution Section 4 ng Article on Social Justice and Human Rights, sinabi doon, "The state shall undertake an agrarian reform program founded on the right of farmers and regular farm workers who are landless to own directly or collectively the lands they till." So wala po dong provision na yung agrarian reform beneficiary ay dapat magkaroon ng magpatawan ng obligasyon na magbayad ng land amortization, no? At amilyar. Kasi po, halimbawa, hindi nga nakabayad dahil may obligasyon na tinakda ng batas, agrarian reform laws, special laws. Eh sinabi naman doon sa agrarian reform sa pertinent provision na yon ng 1987 Constitution, ang agrarian reform program dapat nakasandig, nakasalig doon sa right ng mga magkasakat, manggagawang bukid. Eh kung hindi lang makabayad na amortisasyon, ano pong gagawin? Iilitin? Ano pa mga magiging ibabaw doon? Yung provision ng special laws o yung fundamental law of the land? Doon sa desisyon po ng Korte Suprema sa kaso ng Hacienda Lucita, ilang ulit pong binanggit doon ng Korte Suprema, "The constitutional policy on agrarian reform is that the control over the agricultural lands must always be in the hands of the farmers." Eh kung hindi po makahulog ng amortisasyon, at ipapatupad natin strictly yung existing agrarian reform laws, hindi tayo maglalabas ng bago para baguhin o repeal yung particular provision na yon, eh strictly, kung i-implement natin, iilitin natin yung lupa doon sa 97 kada 100 agrarian reform beneficiaries. So, paano po ma-rectify yung historical social injustice na maraon ng dinaranasan ng ating mga magsasaka? And sinabi din na doon sa, the duty of the state is to promote distributive justice. So yan po yung aking pinangahawakan na walang sino mang magsasaka, beneficiaryo man siya o hindi pa, na nagbubungkal ng lupa, ang maaaring patilisakin sa lupa, no? Nang dahil lang sa hindi nakabayad ng amortisasyon, may iba-iba na pong dahilan yan. Maaaring force majeure, maaaring fortuitous events, kalamidad. Since 2010, binugbog na po lalo ng kalamidad yung ating mga magsasaka. Alam po ninyo, ang magsasaka pa rin na nanatiling pangunahing pinakamalaking productive forces sa ating bansa. Uh-huh. Kaya dapat po, i-unburden natin sila at tulungan natin sila, hindi lang yung pamamahagi ng lupa, kundi yung tuloy-tuloy na support ng serbisyo sa ating mga magsasaka. Kailangan pong likain natin yung agrarian reform areas, yung mga agrarian reform beneficiaries natin, ay talagang productive forces yan para ang malawak na kanayunan natin ay maging isang economically talaga viable, self-sustaining communities ng ating pong mga magsasaka. At sinabi din po naman na it is the policy of the state to preserve prime agricultural lands to ensure food security. Okay, maganda yun. Teka, matanong ko yung ating mga nasa academe, ano? Bakit merong mga kadudadudang paaralan na nag-o-offer ng senior high school? Ito yung hindi ko malaman kung paano nagkaroon ng permit . Bakit may ganun? I won't mention names, pero I find it dubious and spurious for them to offer senior high school na wala namang track record. Yes, please. I will answer that briefly, but I would like to also to react to... Sige, kaya kapay. Okay. Yeah, I think there are around 191 standalone senior high school, mga private schools ito, many. At may pag-aaral, pag nakita mo yung qualifications ng mga teachers nila, marami yan, nagsusulputan na ngayon. I think 70% dun sa, according to that study, ay wala man lamang let yung mga teachers. Tapos pag tinignan mo yung kanilang mga library, pag tinignan mo yung building na sa taas ng commercial center, talagang... Parang pinagbig... Kasi yung mga malalaking eskwelahan, merong, ano yan, they have to own the land, they have to own the building, etc. Dito, pinagbigyan na wala. So, parang nag-rent lang siya for 2 years or 3 years, okay na yon. Pero, ang problema dito, yung effect dun sa quality education. Kasi, walang space. May PE, di ba, sa curriculum, may PE. Pero, where will they play? There's no playground. Sa karasada. Oh, yun. Katulad ng isang eskwelan dyan sa Sampaloc.
Nadadaanan ko umaga, okay. Pero hindi ko malaman kung saan naglalaro yung mga bata. Right. Yun ang problema. But sir, can I... please. Kasi may magandang nasabi dito si Kapa Enge. Yung maraming pera, pero hindi nagagasta. That is also true, even in Commission on Higher Education. For example, in 2014, may audit... Pakilapit lang po ng mikropono yan. In 2014, merong audit findings na they were not able to give, to provide 1.3 billion pesos of scholarship for poor students. And there are other X millions amount for other things, no, to help the students. Hindi nila na ibigay yon. So that's 1.3 billion in 2014. I haven't yet seen yung audit findings ng 2015. I hope Congressman Pino will be able to look at it kasi mukhang hindi pa yata available. So we will see. So isa na yun. Pangalawa, we are worried because di ba hindi nga naipasa yung batas to help us. But Congress gave CHED 9 billion pesos. What we are saying is, if they cannot even spend 1.3 plus, how much more yung 9 or 8 billion? Now, I'd like also to state this. Don't you know that in CHED, for example, right now, there are a lot of faculty scholars. Meron silang program na ganun. Pero, isabihin, every month, yung mga teachers sa college, they will finish their MA, they will take their PhDs, nag-aaral sila dito sa Maynila, and CHED provides them stipend. But I was so surprised that even in my colleagues, some of them have applied, and they waited 3 months, 4 months before they can get their monthly stipend. In fact, ito hindi to may deny ng CHED because I'm also helping some of them to follow up. Yung iba, 8 months na bago lumabas yung stipend o yung pera, no, support. Yung mga ganon. So, tinanong ko din, may mga teachers, isas galing siya sa SAMAR, 3 months delayed. So, and this is all over. So, in other words, I know that President Duterte right now says that government must be efficient. So I think he has to give much focus on Commission on Higher Education also kasi napaka talagang mabagal at kawawa kasi marami sa mga teachers na ito ay nagkakautang na. Kasi wala silang ano, they thought that CHED will be very, very efficient pero hindi, naghihintay silang 3 buwan, 4 buwan just to be able to you know, to get okay. Pero sa katulad po ninyo, sa Miriam College, ilang kayong bakasyon? 21. May nauna na sa amin last year, mga 7 sila. Kasi, 7. So, wala nang posibilidad na bumalik? Ay, hindi. Ang nakakatawa kasi tinanggal kami, pero ang sinasabi nila, we can reapply to be rehired. Teka muna. So, contractual na kayo. Ganon. Oo, yun ang gusto nila kasi pag bumalik ka, ito yung mga hindi sinasabing detalye sa batas eh. Gusto nila, okay, sabi ang pinagyayabang ng DepEd, meron naman ang daming trabaho na available. Magturo okay. Kayo sa senior high school. Senior high school. Ang hindi nila masagot sa amin, yung magiging discrepancy sa sweldo between senior high school and college. Kasi yung sinasabi lang, ay malaki naman ang pasweldo sa public. E paano dun sa mga katulad namin na no very competitive yung salary? Pag lumipat sa senior high school, kaya kami tinanggal kasi ibababa nila yung sweldo ng mga teacher. At saka syempre, yung usapin din ng binanggit kanina yung academic freedom. Iba yung structure sa ano eh, sa high school dahil kailangan kang sumunod. Hindi ka ganun kalaya katulad ng ginagawa ng mga guro sa kolehiyo. Okay. So, may pagkakaiba pala. So, parang lumalabas, madilim ang kinabukasan ninyo. Masyadong ano, bangungot ang nangyari. Sabi ko nga, namamangha ako sa tapang ng loob na patuloy, ipagpatuloy ang kasinungalingan ng mga nasa posisyon. Kasi ngayon, nag-iikot sila sa mga media eh. Naririnig ko yan since weeks ago, nagpapaliwanag sila kung paano sila gano'ng kahanda. Ngayon, sa isip ko, kung handang-handa kayo, ba't kailangan nyo ipaliwanag? Bakit? Kasi yung sinasabi nilang statistics ay iba at taliwas dun sa realidad na nangyayari. Okay. Nung nakalipas na taon, Professor, narito kayo ni Congressman at ni Secretary Luistro at ni Commissioner Bautista,
at ni President PNU President, no? Uhena. At may nakaligtaan tayong itanong dun eh. Ano ba laman ng curriculum sa senior high school? Would you have anything to say about it? How different is it from the others? Well, I have some data here, no? Kasi sinasabi nila yung curriculum daw ngayon will decongest the curriculum para mas may time yung mga estudyante. Pero nakita namin dito, it's not actually the congestion but reduction of instructional hours. Siguro para to open for two shifts or three shifts. Okay? So halimbawa, sa elementary, language and math, 10% reduction. Tapos sa high school, sa science, 6 hours per week yun, to 4 hours a week, which means to say, sa secondary to, 33% reduction. So what does it mean? Kung mayroon ng reduction sa instructional hours, what will happen to grades 11 and 12? Dito yung sa grades 1 to 10, ano? Mangyayari sa grades 11 and 12, hindi enhancement. Kung hindi lang, you just have to cope with the less reduced instructional hours. So parang hinahabol mo. So doon, yun ang mayroong problema. Tapos, isa pang problema dito yung tinatawag na spiral curriculum. Alam nyo ito, lahat tayo, nung nag-aral tayo sa elementary at high school, may subject tayong physics. Yan, for the entire term or year, may subject tayong biology. Ngayon, because of the curriculum, yung tinatawag na spiral curriculum, sa isang term ay mag-aaral ka ng biology, mag-aaral ka ng earth science, mag-aaral ka ng other subject. So, ang problema dito, yung mga teachers na magtuturo, they were taught to specialize on, let's say, biology alone. They cannot teach earth science. So, ang mangyayari dito, ano talaga? Talagang yung quality of education is, it's not maintained. In fact, lalong, parang daw, meron daw breadth, pero walang depth. And this is also the observation of the Asian Development Bank. So, what we are saying is, precisely, the issue of K-12, why we are against it, it's not only about labor issue, but it's because there are so many things bad about the K-12. Ito sabihin ko na rin, kasi I think sinasabi dito palagi na competitive, kailangan ito magdagdag ng dalawang taon to make our educational system more competitive. Kasi daw, may mga ito nga, nalulungkot ako ng konti, kaya dapat siguro tignan uli ni Secretary Briones, kasi I think she is actually stating the same argument na we have to make our students more competitive kasi pag nag-apply sila sa ibang bansa ay hindi binibigay yung karapat-dapat na sweldo sa kanila or hindi sila ina-hire. That is partly correct, okay? But not because of basic lack of 2 years of basic education. So ganito ang nangyayari. Yung mga co-professors ko sa UST, they went to Germany to study for their MA or their PhDs. Hindi tinanong, kulang ba yung basic education mo? Tiningnan yung kanilang coursework in college. Okay? At nakita, oh, you cannot go to your PhD immediately. You have to have bridging program. So, in other words, the problem is in the coursework in college, not basic education. So, again, also, yung mga nurses naman natin, pinapadala natin doon, walang problema. Sa New Zealand, ganun din, they can go immediately. So, you will say that these are anecdotal. No, but there's already a study on this. And let me just quote this. I hope you will allow me. This is also from the Asian Development Bank. So, hindi yun, again, let me insist. It's not the lack of basic education. ADB said in the 2013 study, quality in the Tibet and higher education sectors has been adversely affected by a proliferation of institution offering programs that are often of low quality and do not match skills required in the labor market, along with weak oversight and quality control. You're talking about curriculum earlier. The higher education curriculum is often misaligned with both international norms and labor market demand. Okay? Together with rate-based teaching and inadequate materials and facilities, these factors lead to low rates of graduation and certification and passage in licensure exams. And sinasabi rin dito, that's why we have a poor image of our graduates among employers. And this will also mean it leads to unemployment and underemployment. So what I'm saying is this, ang kailangan i-address yung problema sa higher education.
Okay? Hindi yung sa basic because that's not what's being asked. Again, there is another study na sinasabi, yung mga employers daw here and abroad, hindi naman tinitingnan yung basic education mo. Ang tinitingnan dito, may critical thinking ka ba? Can you decide on your own? These are the things that are important. So we can say, now I will continue. Yung K-12 cannot deliver with its promises. Sinasabi ni Brother Armin, kasi daw mabibigyan ka agad ng trabaho. But let me give you the statistics yung sa dropout, yung sa unemployment ng mga dropouts. Okay, ito sa DOLE ito ngayon, 2015. With high school education, 43%. Ibig sabihin, ito may high school, 43% ay dropout. That's 1.1 million. Tapos, yung those who reach college, yung mga undergrad, that's 35.9%. That's almost 930,000 unemployed, no? Na may graduate sa may college hindi siya nakagraduate pero meron siya mga college units, no? Okay. And ang college graduate is na walang trabaho is 22.6%. What we are saying therefore, if you combine those who reach college and those who have college graduate, lumalabas na almost 55%. So if I am an employer, will I get a high school graduate of K-12? Or will I just get those who have at least college or who graduated college? Pag tinanong mo mga employer, ganun ang pananaw nila. Why will I get somebody who's just a graduate of grade 12? Okay. When in fact, there are a lot of college graduates and undergrad who are waiting for this job. Okay. So may problema talaga. Oo. Hindi kasi, ang problema kasi parang hindi pinag-isipan eh. Parang hindi siya evidence-based yung decision nila to implement yung K-12. All right. We will open the floor to our friends from the media. I understand Estong Reyes stood up and may have a question or two. Estong, simulan muna. Sige. May tanong, Estong? Sandali. Sige. Pat. Please. All right. Sige na, para we can go on. The lady from CNN, they have a question. Ayan, please. Uy, si Sky nang stand. Huwag naman. Bigay mo na, Sky. Okay. Hi, sir. Sir, since it's the first day of back to school, marami pa rin problema yata sa hindi pa na build na classroom na tatapos. Ano po yung stats doon na, yun nga, sa pag-implement ng K-12, there's still unfinished classrooms. That's still a big problem. What should the government do for this? Kailangan na ma-address to. Sige, ikaw muna. Well, I really, you know what, I really don't know how they're going to address the problem. But what I'm saying is this, the first thing that they should to do is for them to admit the truth. Kasi, you know, I'm reminded of George Orwell, yung concept niya ng double speak. Kasi, sinasabi niya they are 150% ready, they are 95% ready. Pero pag tinignan mo na yung numbers na binibigay nila, halimbawa sa Cebu, out of, let's say, 600 plus classroom, only 300 plus are built. That's also true in Davao. That's also true in Bicol. So this is all over. Pero at the same time, they keep on claiming that they are 100% or 95% ready. So first, they have to accept the truth that they are not ready. So ngayon, I think as of June 6 also, lumalabas na, you know, by the way, according to Kabataan Party List, and I have to mention this, a very wonderful data, noong daw noong 2015, nag-report daw si Brother Armin na ang expected enrollees nila for senior high is around 2.4 million. Tapos lately, ang sinasabi na nila ngayon, ang expected enrollees nila is 1.5 million. So what happens to the 1 million difference? Maybe they just disappear. But even in the 1.5 million na expected enrollees nila by June 6, so far around 30% only, or mga 300,000 have enrolled. In, let's say, in central Luzon, 42% have not yet enrolled. So what are they doing now? They extended the enrollment up to June 30. Okay, just to accommodate. And what are they doing now? Nagkakaroon silang house-to-house campaign inviting parents to enroll their children. Our problem, I believe, is bakit ganon? Maybe because it's just that the students cannot just afford. They should have anticipated all this. Also, titignan natin kung ano ang mangyayari. Okay. Congressman, I guess the congressman should also say something. Is there an oversight committee to look into this?
counter-check reports given by government agencies? Well, andyan yung Committee on Basic Education tsaka Committee on Higher and Technical Education sa Congress. And over the past few years, ito yung gumagawa ng oversight sa implementation ng K-12 law. Doon sa tanong kanina, tama, kiniklaim ni Brother Armin na may 30,000 classrooms na raw sila na itayo para sa K-12. Pero actually, kung titignan mo yung sitwasyon on the ground, marami dito hindi pa tapos, no? So, maaring nirelease na nila yung pondo para sa construction ng 30,000 classrooms, pero ibang usapin pa yung actual implementation. So, yan ang sitwasyon ngayon. Galing lang ako sa isang high school sa Quezon City, yung Batasan Hills National High School. Ganun nga, no? may unfinished construction sila doon na hindi pa magamit. Pero nabanggit to ni Professor Tadle, ang isang binabantayan natin ngayong issue, yung low enrollment sa senior high school. Doon sa Batasan Hills National High School, they were expecting something like 14 sections, 680 students, no, na mag-enroll sa kanila. So may mga nakahandang facilities para doon, pero 89 lang ang nag-enroll. 89. So tatlong sections, maliliit na sections lang, no. So actually even though hindi pa tapos yung mga classroom, hindi nila nararamdaman yung shortage ng senior high school classrooms dahil nga kokonti ang nag-enroll. So ang tanong dito, nasaan yung mga bata? Yung high school na yon, which is one of the biggest in the country, probably, no, parang 13,800 ang enrollment nila ngayon. Mga 2,700 yung grade 10 completers nila, no? Ang sinasabi nila ngayon, mga 680 yung ini-expect nilang mag-enroll sa kanila, the rest magpupunta sa private schools. 89 pa lang yung bumalik sa kanila. Tapos sinasabi nila mga 700 yung hindi nila matrack. Untrack ang tawag nila. No, yung iba, nag-enroll na raw sa private school, pero at least 700 yung untracked. So, anong nangyari sa mga ito? So, yan ang isang concern natin. At parang ganyan ang emerging na trend, no, na may malaking under-enrollment sa senior high schools, no? So ang tanong, ano nangyari sa mga bata? Kasi parang nasa limbo yung mga batang ito, no? Dahil hindi sila binigyan ng high school diploma, no? So ibig sabihin, hindi sila pwedeng tumuloy sa college, hindi rin madali na makakuha ng trabaho dahil wala silang high school diploma. Yet, parang hindi naman sila nagtutuloy sa senior high school. Yan ang isang pangamba natin, no, na baka mamaya mas marami pang mga bata ang in effect magiging mga parang high school dropouts. Di ba? All right. Follow up lang doon. Di ba 'yung pag nag-private 'yung mga bata, magbabayad ng DepEd doon? Tama, yes, ba 'yun? Merong tinatawag na voucher system, no? Apo. So may nakalaang mga 11 billion pesos sa budget ng DepEd para sa voucher program. Ang projection nila nationwide, 40% of incoming grade 11 students ay bibigyan ng voucher. So yung depende sa region, mas mataas sa NCR, mas mababa sa labas ng NCR. Dito sa NCR, up to 22,500 yung halaga ng voucher. Ang kinocover nito yung tuition, no, sa mga private schools. Pero nakikita rin ngayon na hindi covered ng voucher ang lahat ng mga gastusin sa mga private schools, no? May mga, dahil private school yan, may mga top-up fees, may mga iba-ibang miscellaneous fees na kailangan bayaran. Pero ang masampunto pa dito,
isang major reason kung bakit tinututulan natin yung K-12 program ng Aquino Administration, itong ang pagsalalay nila sa voucher program. Ang analysis natin dyan, ang description natin dyan, yan yung forma ng privatization ng senior high school. Ang obligasyon ng gobyerno sa ayon sa konstitusyon ay ibigay ng libre ang edukasyon hanggang antas high school. Yung voucher system, hindi natutupad yan dahil partial subsidy na lang ang binibigay ng gobyerno so, rito. So dapat lahat, kasi yung sa Adamson, yung basic education department nila, nung graduate yung anak ko, tapos yung susunod sa kanya doon, mag-grade 11, yung 43 kasi yan doon 43,000 per year. So 22, yung difference noon, babayaran mo pa. Ganun yung nangyari. Legal ba yun? Legal yun kasi pupunta ka sa private school. No? So, di ba dapat, sabi mo nga, according to the Constitution, yung primary and secondary education should be given free under the Constitution. Eh bakit part ng secondary education yung senior high school, eh bakit may bayad sa private school? Dapat sagutin ng gobyerno yan. Well, pangunahing dapat sinasagot ng gobyerno yan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga public schools. No? Ang problema, hindi sapat ang bilang ng mga private school ng mga senior high schools na public na itatayo ng gobyerno. So, kaya nga sa plano nila 60% daw ng pupunta sa grade 11 ang sasaluhin ng mga public school, tapos yung 40% papupuntahin daw sa mga private school. Susuportahan ng voucher. Yun yung nakikita nating problema, no? Ang dapat na katulad sa elementary, no? Sa elementary, more than 90% ng elementary students nationwide nasa mga public schools, no? Bakit ganon? Dahil kahit sa mga liblib na sitio, mayroong mga public elementary schools. Pero yung pagdating sa high school, kahit yung apat na taon lang ng high school, 4 years of high school natin, ang mga high school nasa mga urban areas, nasa mga town population centers. Pag malayo ka na sa highway, wala nang high schools. No? Lalo pa yung mga senior high school, kasi mas konti pa yan. Kaya may problema ng access. Oh, no? At yan ang nakikita natin ngayon. Katulad dun sa bayan namin, sa General Tino, high schools lang doon, walang college doon, walang senior high school. Nasa Kabanatuan or sa Gapan, yung kanilang babay senior high school, yung STI, nandun sa Gapan. Paano ka, biro mo, dati naglalakad lang sila, pupunta sa high school, ngayon magsasakay pa. Eh magsasaka nga yung tatay nun, paano sila masusuportahan? Kaya nga, yun ang nakikita natin ngayon, yung mababang enrollment, no? May problema tayo sa access. Hindi, lalo na para sa mga maralitang pamilya, lalong mabigat yung senior high school. Isa pang problema nakikita ko, excuse me, Melo. Isa pang nakikita kong problema ko, ang PUP, si State College. State University yan. Nung nag-aaral kami dyan, inilagay namin dyan, 12 pesos lang yung tuition, yung per unit. Hindi ka pwede magtaas unless magkakaroon ng plebiscite doon sa buong population. Ang problema, kung 22,000 yung voucher system ng DepEd, eh mura lang tuition fee doon eh. Maabot lang ng 6,000. Yung saan mapupunta yung difference? De, pagka state universities, libre na rin. Nagsi senior high school. Wala nang voucher. Meron pa rin voucher. Alam ko may voucher pa rin. Kaya nga yung mas mababa yung halaga. Mas mababa yung halaga para sa mga state universities. Okay. Ayan. Yes, please. Please add fuel to the fire. Kasi I think I'll provide you the statistics para malinaw kasi kailangan may basis talaga tayo, di ba? Statistics. There are 12,878 high schools. Sa mic. Okay. 12,878 based on 2013 number. Now, 11,018 will offer senior high school. All right? Public 5,900, private
5,028. So that's 11,000 plus. So if you subtract that to 12,878, that means to say there's a difference of 1,860. So ito yung mga high school na walang senior high. So where will the children go? Okay, isa yon. So halimbawa, I'll give you another example. In Tondo, sa Tondo ito, there are 4 public high schools. May isang bata dyan na hindi ma-accommodate dun sa apat na yon. Kasi isa lang ang nag-o-offer ng senior high. Yung tatlo, hindi. So yung Torres High School lang ang pwede niyang pasukan, pero hindi na siya ma-accommodate. So saan siya pupunta? Nag-apply, he cannot afford yung private schools nearby. So he has to look for another area. So he has to go to PLM just to be able to study. Eh, yung eskwelahan nila, yung bahay nila, malapit dun sa Torres High School. But he has to go to PLM. So ang layo nun, di ba? Like, given traffic, etc. So dati nagla-lunch sila sa bahay niya, ngayon hindi na pwede, magbabaon. So ganun. So you multiply this in other parts of the country. So in a way, you know, this is what's happening. Parang ito, sinasabi ko to, at sasabihin ko ulit, by design, it appears that they don't want the public school to function so that many of these students will go to the private schools. So in the end, profit for private schools. Pero ang sinasabi ko nga, kung ang problema ay nasa tertiary education, then put more money in the state colleges and universities to make our graduates more competitive. Not the basic education, kasi there is also an ILO study, Trends of Employment. Ang sinasabi, in the 21st century, ang kailangan daw is yung tinatawag na mga unique, highly cognitive jobs. Hindi kailangan yung mga manual jobs na sa 21st century. So, ang tanong ko dito, where are we preparing our students? Ano bang gusto natin nila? Maging manual workers or we want them to be scientists? At ang sinasabi ko nga, yung even yung K-12 law ngayon, ang baba-baba ng instructional time for science and math. Gagawing hairdresser lang. Oh, and another point, ha? Alam niyo ba, sinasabi nila 10 years yung ano, yung sa, di ba, there was this test, international tests for math and science. There were countries, that many countries participated. We are third at the bottom. Number one yung Singapore. Okay? Doon, lumalabas na ang baba ng ating mga, ng resulta. Pero doon naman sa mababang yun, may mga kasama din ang Pilipinas na 12 years yung curriculum sa basic. Pero, mababa din. In other words, the number of years will not really guarantee a better performance. Now, take note of Singapore. Kaya I have to correct this because it's very, very important. Kumisan kasi, may soundbite. Tatlong bansa na lang ang wala sa na bansa na 10 years na lang. Magandang sound, dapat mag 12 years na rin tayo. Soundbite yon. But if you have to focus on specific educational system of different countries like Singapore, yung ano nila, yung kanilang basic education, 10 years. But after 10 years, magtitake ng exam yung bata, kung makapasa siya, he proceeds immediately to college. Pero kung hindi siya makapasa, then he will take another 2 years. O parang pre-college. So in a way, that's also basic education, 10 years. So yung mga ganun eh, ang dali kasing sabihin, and I think ito nakakapture ng media most of the time. And so dapat siguro mas maging we really have to scrutinize the specifics of this siguro mas maganda diyan kung ang pinakuha natin na exam yung taga Comelec saka Smartmatic number 1 panalo yun. Panalo yun, right? Yung fourth year ako meron kong Trigo High School, may trigonometry, may physics 4, meron akong history, world history yun. Kabisado ko ang alatang dates eh. Sample. Sample. Oh, sige. Anyway, tanong ko na lang, last na lang tanong ko kay Kapaeng. Kasi ipinatatanong to ng mga kinaukulan sa aming desk. Sir, paano niyo gagawin yung pre-distribution ng lupa at saka donation ng mga utang ng mga magsasaka katulad ng mga pinapahayag ng mapalad farmers. Yung pong pre-land distribution sa balangkas at nilalaman ng existing agrarian reform laws, hindi po maipapatupad pa yan, no?
Kaya nga po, nakikita natin ang malaking pangailangan na meron tayong maisa batas na bago, na batas para sa tunay na reforma agraryo na ang sentral layunin na yung libreng pamamahagi ng lupa. No? Merong pwedeng gawin ngayon within the existing laws. Sa level, ako'y naniniwala sa antas ng Board of Directors ng Land Bank of the Philippines. Yung ako po ay miyembro, yung pong DAR Secretary ay miyembro dun eh, sa Board of Directors. Ipapanukala ko po na una, i-condone yung mga penalties. No? Iba yung principal kasi ng land amortization plus yung 6% interest rate, nasa batas yun eh. Pero yung penalties, ako naniniwala pwedeng i-condone yun kaagad. At yun po, malaki yun. Sa bawat siguro, kung may 60,000 kang payables, yung mga babayaran no sa land bank, siguro mga hindi lang dalawang katlo, baka mga halos 40 to kalahating 50% noon ay ang kumakatawan doon sa penalties eh. So malaki na kaagad na ano yun, maiibsan ano, yung pasanin ng ating mga magsasaka. Sa Amilyar, ang alam ko po yung local government units saka yung presidente under the local government code may poder para mag-condone din ng mga penalties doon sa mga bayarin no, kung land proper, kung real property tax no, kasi hindi pa man pag-aaring ganap ng magkasaka yung lupa, ipinataw na po sa kanya yung pagbabayad ng Amilyar na pwede pang manganib na mabawi yung CLOA EPCLT. So may problema po talaga ron. And then paano natin lulutasin yun, yung problema na yun? Yun nga po, nabanggit ko na kanina, ganito, doon po sa latest version nung ibinahagi ng current DAR Secretary Hildo Los Reyes na 145 pages ng transition report. Ang pamagat po nun eh, Secretary's End of Term Report. May computation na pong ginawa yung Land Bank of the Philippines doon, saka ang DAR. Yung mga tawag doon, land bank, LBP compensable lands, no? Doon sa 1.7 hectare, million hectares, meron pa pong unpaid land amortizations plus yung interest and then penalties. Yung ating mga agrarian reform beneficiaries na dapat maghuhulog na ng amortization, mga 58.7 billion pesos. Okay? Ngayon, meron pong sinasabing balance ng LAD, ng land acquisition distribution, as of December 2015, mga 621,000 hectares pa daw po. No? Yung balance no nung land acquisition distribution. Pwede mong spread over yan in 30 years. So, kinuwenta-kwenta nila magkano yun. Lalabas 137 billion pesos. Pag po yun eh, ginawa nating libre yun, ipinurgo mo yung revenues doon. Kasi po yung collection ng land bank na galing sa bayad ng mga magkasaka natin sa amortization, tinirimit po yan sa Bureau of the Treasury. Ang entry dun sa libro, income or revenues. Yung nga po yung bakit yung magsasaka, pagkakakitaan pa natin. No? Siya malaking productive forces siya. At yung 100, ibig po sabihin, 58.7 billion plus 137 billion na pwede naman spread over in 30 years, alalabas 195.7 billion pesos. Okay? Ako po, tinitingnan ko, kaya yan as a policy at saka ang prerogative sa Congress. Bakit po? Ngayon 2016, sa national budget, ito si Kong Tonchi, ang pambayad natin sa interest ng pagkakausap, sa interest lang ha, ng utang ng bansa, 372 billion pesos. So almost 50% lang itong 195.7 billion. Diba? Eh hindi po ba't nagbayad tayo doon sa utang ng Napocor na 500 billion pesos? Diyan sa budget, may 30 billion pesos na risk guarantee fund para doon sa mga kumpanya na pumapasok, papasok sa PPP projects. Eh ito naman po, pagka ito ginawa nating wala nang babayaran yung ating mga magkasaka, na amortisasyon no, sa lupa, 58.7 plus 137 billion, so 195.7 billion, hindi po na po piniga yung magsasaka natin. Hindi na natin ipiniga. O ibig sabihin, yan nasa kanilang kamayan. Kung sa produksyon nila, nalilikha nilang produkto at kita, nandun yan, pwedeng bumalik yan as production capital. 58 yung penalties? Yung 58.7 billion po, ito yung collectibles. Collectibles, tapos yung 130. Sa 1.7 million na
lupain na yung 137 billion. Yung 137 billion, ito yung halaga ng amortisasyon na iko-cover nung kumadidistribute mo yung 621,000 hectares na balance ng LAD, ng land acquisition distribution, plus na yung mga 6% interest dyan. Pero spread over naman sa 30 years yon. Kaya tingin ko, kayang-kaya naman eh. Basta't pag sinabing yan ang pambansang patakaran, yun po ipapanukala ko sa park, sa board of directors ng Landmark, sa cabinet meeting, kay President, incoming President Rodrigo Duterte, maganda kung yung batas na maglalaman ng ganyang panukala ay isa-certify as urgent para po magkaroon ng enabling law o legal basis. Bukod sa ganitong panukala, ano pa ba yung pwede natin? Kasi alam naman natin, alam nyo yun, na mayroong agrarian communities pero wala nang technical support or funding support from the government or from the Department of Agriculture or DAR. Eh kaya nga sila hindi makabayad dahil hindi, wala nga. Dus, katulad sa amin sa Nueva Ecija, hindi ka sila makabayad dahil wala silang puhunan, wala silang punla. Doon sa ating minamahal na lalawigan ng Nueva Ecija. Taga General Tino. Ako po Itigalyaga at Quezon, no? Nueva Ecija. Ako General Tino. Ano, hinahanap ko bahay nga? Sabi naman na pagtanong ako, maraming NPA doon. Bibiglat Alyaga po, Nueva Ecija at Barangay San Andres Uno, Quezon, Nueva Ecija. Kabayan. O, sabi, marami raw NPA doon sa inyo. Sabi, sa Quezon ba to? Sa Quezon? Nueva Ecija. Ah, Nueva Ecija? Sa amin din eh. Bayan ng mga Quezon. Meron pwedeng ito. Kaya ang posisyon ko po eh, huwag ilipat yung Agrarian Reform Beneficiaries Development Program from the DAR to the DA. Panatilihin sa DAR. At saka imumungkahi ko pong status ko muna, huwag munang ipatupad tuloy-tuloy yung rationalization plan sa DAR. Okay. Sabi ko nga po, kung 31 billion ang unused appropriations in 4 years, ha? 50% nun, 15 billion. Eh kung yun ay nakalaan sa support services, gaano po naging impact nun, no? Ngayon, ito sa DA, papakipag-usap ko rin kay incoming DA Secretary Manny Piñol na pwede naman pong yung pondo ng DA for support sa, para sa ating mga, may 6 banner programs po eh, ang DA. Pagdating kasi sa hanggang, ang struktura lang DA hanggang regional field units, sa regional level. Pagdating ng probinsya at munisipyo, dumadaan na sa LGUs. Ando na yung Provincial Agriculture Officer, Municipal Agriculture Officer. Pero ang DAR po, struktura ng DAR, hanggang munisipyo, hanggang barangay. Kasi may Agrarian Reform Committees, Council. Yung parks, no? Kaya pwedeng yung pondo para sa ating mga magkasaka na nasa DA, pwedeng pagdating ng probinsya, may dalawa kang dinadaluyan. Sa LGUs, saka sa DAR machinery. Mabilis po yun. Tingin ko rin po, ang DA may 500 million siyang quick response fund. Tingin ko ang DAR dapat din may QRF na mabilis po ang delivery nun kasi ang makinarian niya. Oh, lalo pagka giniba sila ng bagyo. Opo. So, kaya po, titingnan po natin yung kabuang naging pondo na appropriate ng Kongreso para dun sa support services. Kasi po, 40% nakalagay sa batas, 40% dapat ng pondo sa Agrarian Reform Program dapat nakalaan sa support services. Nasunod po ba yun? In 5 years. Halimbawa, mula 2010 hanggang 2015 na ito. Nasunod po ba yun? So yun po. Kasi ako nga po, tingin ko, sa cabinet level po, mumungkahi ko, tingnan nyo po andyan ang rekurso. Huwag na natin pigain yung magkasaka. Okay? Meron pong collectible sa niya yung mga back accounts. Almost 11.6 billion pesos. Kung ikukundo na po yung mga back accounts na yon, mananatili sa magkasaka yon. Okay? Yung tobacco excise tax, kung diretsong nakikinabang yung ating mga tobacco farmers, okay. Yung coconut levy funds na may more than 70 billion pesos nasa Bureau of Treasury. Bagamat ganun, ang ngayon po ay tinatayang maabot na ng more than 200 billion pesos yan. Kailangan lang natin enabling law. So, and then, may 3.4 billion na balance sa Agriculture Competitiveness Enhancement Fund. Okay. ASEP. Sa ASEP. Sa net income po ng Land Bank 2015, ang naging net income nila ay 12 billion pesos. 50% po nun nire-remit sa Treasury. Eh sana, ipumungkahi ko rin sa Board of Directors ng Land Bank at sa incoming administration
Duterte administration, kay Pangulong incoming President Rodrigo Duterte, na kahit man lang sana 30% ng 6 billion, no? 30% ng 6 billion o 50%, di ba 6 billion yung nire-remit sa Treasury, yun man lang 3 billion, idagdag dun sa socialized credit funds na nasa land bank po yun para mapalaki yung pondo para sa production capital and credit ng ating mga magkasaka. Pwede rin naman pong meron pong standby na agrarian reform credit guarantee fund para mapataas yung credit worth. Alam po yung mga banko, hindi naman ganun natutupad yung agri-agra law na 25% ng dollable amounts nila ay pupunta sa agriculture and agrarian reform. So kaya po tingin ko, kasi po sa bawat apat, tatlo pong magsasaka natin, walang access sa former source of credit, tumatakbo sa mga usurero. Okay. So, last na lang. Sana nga, dun sa amin, sana matingnan ni Secretary Paeng Mariano, dun sa General Tino, yung bayan namin dun, walang irigasyon. Bata pa ako, bato na yung dinadaanan namin. Ngayon mamamatay na ako, bato pa rin yun. Pwede po natin pag-usapan ni incoming DA Secretary yan, kasi ang alam ko po ay babalik yung DA, ay yung NIA, yung NFA, PCA at FPA sa Department of Agriculture. Ayun, so, okay. So kaya po may irrigation na naman po, meron naman pong kasama po kasi sa CARP implementing agencies ng agrarian reform programs natin and laws, kasama po yung NIA. Okay. Pero Istong, pasalamat kayo. Wala kayong utang sa irrigation. Di ba? Dahil wala kayong irrigation eh, di ba? Wala kayong utang. Yes, please. Good morning po. Juvie de Guzman ng DWBL. Kay Kapaeng po. Kapaeng, napakarami yung problema na nakita ninyo. Hindi ko kaya magkulang yung 6 years na hawakan mo ninyo po. 6 years ba kayo doon? Hindi kaya magkulang yung panahon nyo para lang solusyonan to kasi alam natin, ano ba yung priority niyo sa among the problems? Titingnan namin yung ano yung priority one. Ano? For the first 100 days, for the first 3 months, for the first 6 months. Yun lang pong dito sa first 6 months until the end of December 2016. Maganda na pong tingnan. And kaya nga po, after na matapos itong transition na ito, period at... kaya po yung magiging Undersecretary for Operations, Undersecretary for Legal, yung Undersecretary for Support Services, meron pa po dyan for Foreign Assisted and Special Projects, at saka yung USEC for Finance Management Admin. Kailangan po talagang sa 21 po ng hapon, June 21, 22, 23, meron na pong pagpupulong ang mga Provincial Agrarian Reform Officers at ang mga Regional Directors. Mga 15 o 16 pong RDs yan at mga 73 na paros. Kaya po, ako po iuupo na rin doon at para po marinig yung talagang ano ba ang kailangan para yung mga sinasabing bottlenecks pa ay ma-address. Yung budget na hindi nagamit ho, kasi malaki ho yun, yun po ba'y ano, gagamitin nyo pa rin tapos madadagdagan pa na another budget? Ganun ba nangyari? Ang una-una ko pong concern ngayon makahanap ng malinaw at katanggap-tanggap na sagot. Kasi po, pagharap ko dun na sa budget briefing, budget hearing, tatanungin po, unang-una ang DAR Secretary, bakit ganito kalaki ang unused, unreleased, and unobligated? Yung utilization po kasi rate, absorptive capacity, yung pong ibig sabihin, pwede pong questionin yun eh. Kaya po, tatanungin ko rin, gaano yung pondo sa Agrarian Reform Fund na na-remit ng PCGG o Asset Privatization Trust? Kasi po, doon pumapasok yun eh. Pondo sa Agrarian Reform Fund, kaya po dumidiretso na rin sa Land Bank, yung for land owners compensation. Ganito po masasabi ko, alam ko po na merong limitasyon ng igagalaw ng kamay ng Secretary ng DAR, Melo Sky. Pero ako po ay patuloy naniniwala at sumasandig na yung pagtatanggol, pagigiit sa karapatan ng magkasaka na makapanatili sa lupa, no, na na-award sa kanya, ay nasa pangunahin pa rin nilang maasahan at masasandigan, yung kanilang kolektibong lakas at sama-samang pagkilos at pagigiit. Hindi po kayang gawin yon ng DAR. No? Kaya po, nasa sama-samang pagkilos po yun.
ng ating mga magkasaka. Kahit po yung mayroong panukalang batas sa Kongreso, eh mahalaga po yung kilusang masa ng mga magkasaka para isulong, para umusad yung deliberation doon. Okay, yung panawagan nilang i-certify as urgent yan, i-address sa Presidente, sila po ang pangunahing makagagawa at asahan nating makagagawa po nun. So, yun po eh. Ako rin po ay maasa na magpapatuloy yung peace negotiations between the NDFP at ng GPH. Kasi po, ang alam kong susunod na substantive issue na dyan ay yung kaugnay sa comprehensive agreement on social and economic reforms. Nandun po yung usapin ng genuine agrarian reform and national industrialization. So, isang venue rin po yun para yung ating mga magkasaka ay iparating nila yung mariin malakas nilang kahingian na may bagong batas na magsisilbing enabling law para ma-address po itong punto na ito. Yung magpatuloy yung authority ng DAR to initiate land acquisition and distribution at yung i-address yung usapin ng malaking unpaid land amortizations plus yung mga unpaid land land tax, okay, no? Amilyar. Okay, Congressman Tinio, mawalang galang po. Di ba ho, eh, alam naman ho natin ang contractual, eh, alam natin five months lang yung contractual na sinasabi, di ba? Tas renewable yan, or 6 months. Bakit ho nangyari kay Professor Año Nuevo yata, yung kanyang experience na 19 years na siya, tapos parang naging contractual pa rin siya. Actually, marami yung problemang ganito sa ating bansa, pati mga okay nurses. Eh, ano bang solusyon na pwedeng mangyari po sa pamamagitan po ninyo, Congressman? Si Professor Año Nuevo, hindi siya contractual, tenured faculty siya. Opo. Ang ginawa ng Miriam ay retrenchment, ang tinatawag nila. So, pagtanggal talaga ng mga regular personnel, tapos ang ginawang dahilan ay yung transition to K-12. Katulad ng dinidiscuss natin kanina, tila ang nangyayari, ginagamit ng mga ilang mga eskwelahan, mga private schools, yung transition to K-12 para mag-implement ng contractualization. No? So, syempre, kapag ka tenured faculty, mas mataas ang sweldo, mas mataas ang mga benepisyo. Apo. Unionized, usually. No? Tatanggalin sila ngayon, tapos katulad nung gagawin daw sa Miriam, pwede naman daw kayong bumalik, pero contractual na kayo pagbalik. And syempre, pagka-contractual, mas mababa na ang bayad dyan, walang mga benepisyo yan. Kawawa naman sila, Congressman. Ano po ba yung magagawa ninyong hakbang para dito sa ganitong klase ng problema? Sa tingin nyo lang well, po. Well, Underdole? Well, sa kaso nila, apo, ano na yan, eh, no? Kumbaga, na-implement na yan. I think may plano na legal action, okay, sina Professor Año Nuevo. Tayo, pinag-uusapan yung pagbabawal ng contractualization. So, I think nagiging relevant lalo yan sa education sector. Yes. No? And aabangan natin yung pangako ni Pangulong Duterte na wawakasan daw niya ang contractualization. So that will take executive action but also action from Congress. So nag-aantay tayo dyan. Thank you so much. Hello, ako last. Yes, please. Para po sa bagong DAR, Pat Santos po sa Tribune. Sir, opo. Alam natin masalimuot yung pinasok nyo, no? Kumbaga, makakapangyari ang Panginoon ang babanggayin nyo dyan. Kaya lang nga po, ito po ba, wala ho pa kayong planong i-dialogue sila before hand with the President. Isang parang malaking summit na all stakeholders para medyo, ang dating nyo sir eh, para malambot. Opo, maaari ko pong at pwede natin pong imunggahi yan. Sabi ko nga po eh, sa 6 na taon ng panunungkulan ni President Noy Aquino, ni isa po hindi po na-convene o napulong yung PARC, no? Presidential Agrarian Reform Council, of which the President is the ex officio chairman, no? Babanggitin ko po yung mumungkahi ko po kay President-elect Rodrigo Roa Duterte na irurekomenda ko pong makumbin yung PARC. Maganda po yun, yung dahil po ang policy po naman natin dyan is open and continuing dialogue.
Alam po ninyo, merong mga saloobin yung ating maliliit na may-ari ng lupa. Na yung kanilang lupa ay nasaklaw ng land reform panahon pa ni Marcos, no? Under Presidential Decree number 27, na hanggang ngayon daw po ay hindi sila nahuhustuhan ng bayad. Yung land owners compensation po. Kasi po ang moda ng ang payment dyan ay in cash and in bond. Meron po akong narinig na pinahayag ng isang land owner from Sursogon, no? Sa loobin niya na bakit kaming maliliit na mga may-ari ng lupa na matagal nang ang lupa namin na pailalim sa reformang pansakahan, hanggang ngayon hindi kami nahuhustuhan ng bayad sa aming lupa. Eh bakit yung pamilya ko, Juanco Aquino, full cash pa, 471 million pesos, bayad po nung na-cover ng land reform sa Hacienda Lucita, galing pa sa pondo ng DAP, no? Yung Disbursement Acceleration Fund, Program Funds na diniklarang ang constitutional ng Korte Suprema. Yung po bang DAP, na pag tinanong po ako ng mga magsasakay, ano ba ang kahulugan niyang kapeng DAP? Kasi hindi naman maintindihan yung Disbursement Acceleration Program na yan. Sabi ko, Disbursement by Abad for Pinoy. No? Para madaling maintindihan. Ganun po ba yun? Opo, opo. Okay. Yun po, may mga saloobin po sila ngayon. So, mainam po na malaman natin sa pangalan o yung all stakeholders conference o dialogue para mapag-alaman po natin ano talaga yung mga saloobin nila ngayon at kung paanong yung talagang a thoroughgoing and truly distributive agrarian program sa ating bansa ay maipapatupad. Okay, ito naman po yung isang ano ko, kung sakali ho bang may mga favored friends si President, kaya nyo bang palagan yun? Hingin ang exemption sa... Sabi po, ang tatandaan ko doon po sa naging presidential meeting, no, briefing, noong pong May 31, sabi po niya, hindi ko kayo papakialaman, nananalig siya, yung po ang kuha ko, nananalig siya na sa mga kanyang hinirang na membro ng kanyang gabinete ay may integridad, may competence at walang bahid ng corruption. No? Sabi niya, alam naman niyo pong may ahensya na talagang may mga malalakas na pressure. Eh. Sabi po niya, maging patas lang kayo. No? At yung pong pinakahuli, kung gaano man yung pondong inilaan sa departamento mo, ang kuha ko po doon, pinakahuling sentimo, kailangan gastusin niyo. Siyempre, sa ibig po sabihin nun, sa isang mahusay at legal na paraan. Po. Okay. Maraming pong salamat. May dadagdag si Congressman tungkol doon sa DAP. Sige pa. Kapaing, nung sa Congress noon, ni-raise kong isang issue, yung overpayment o sobrang pagbayad na landowner's compensation sa pamilya ko, Juanco, para sa Hacienda Lucita, yung 471 million nga. No? And I think naka-appeal pa yan sa ano eh. Parang hindi pa nga masaya yung kuhuan ko doon. Gusto nila mas mataas pa. Kaya naka-appeal pa sa DAR. No? Pero ang contention nga natin, hindi tama yung ginawa nila na computation, masyadong malaki yung binayad in the first place. May plan, pwede pa bang balikan ito, i-review? Tingin ko po pwede pang mabalikan yan, bagamat sabihin natin kung yan ay lumampas na sa level ng DAR Land Bank, meron na naging administrative proceedings to determine yung just compensation ng lupain ng Hacienda Lucita. Kung yan ay naka-appeal sa Special Agrarian Court, di party naman po in interest dyan ng DAR. Alam po niyo, hindi lang ito sa kaso ng Hacienda Lucita. Tingin ko po doon sa, alam po niyo, kung Tonchi, kasama doon sa mga factors na pwede, na dapat i-factor in o isaalang-alang pagdetermine ng during the land valuation, no, nung lupang saklaw ng programa ay yung social and economic contributions na magsasaka doon sa halaga ng lupa. Kasi hindi naman po magiging produktibo yung lupa. Kung ang lupa ay hindi binuhusan ng nilaanan ng lakas paggawa, hindi naman magiging produktibo yan. At sabi natin, walang halaga yung lupa kung walang binuhos ng lakas paggawa dyan. Eh bakit karadalasan, wala pa po akong narinig na kaso na nag-dinitermine yung value ng lupa na ikonsidera
yung isang factor na yon, yung social and economic contribution ng magsasaka, na pwede pa talagang mapapababa mo yung magiging just, quote-unquote, just compensation sa land owners, no? Kasi po, wala nang ganong partisipasyon yung magsasaka ngayon, eh, no? Na kung ano, halimbawa, katulad yan, tatakbo sa Special Agrarian Courts, tapos pwedeng pumunta pa sa Supreme Court, ahabulin pa yung 12% interest, no? So, lalaki po, katulad yun sa kaso ng Apoprusan, Iho Plantation versus Land Bank of the Philippines, eh, inabot ng 1.3 billion yung halaga ng lupa nila plus yung 12% interest, eh. So, parang ang halaga ng kada isang hektarya, mahigit 1 million ang halaga ng isang hektarya. Paano mababayaran ngayon ng farm worker beneficiaries yun o na magkasaka? Ang halaga ng lupa, 500,000 pesos o 1 million, ang kahit pa spread over mo yan sa 30 years, mabigat po yun. At pag hindi ka nakabayad in 3 aggregate years o katumbas ng 3 annual amortizations, pwedeng i-foreclose ngayon yung pagkaka-mortgage ng lupa sa land bank. Pwedeng maging legal pa yung basihan ng pagpapatalsik sa kanya sa magsasakang agrarian reform beneficiary. So yan po yung mahalagang usaping pampatakaran. Ang tingin ko po, ang may prerogative po niyan ay ang legislative branch of government. Okay. We're pressed for time. Yung dalawang tanong na narito siguro, itanong nyo na lang pagkatapos ng ating traditional na firing squad photos. No? So, a very brief statements pagtatapos. Simulan natin sa ating kasamang profesor. Anong nakikinikinita nyo sa K-12 at sa school opening ngayon? Ano magaganap sa susunod na ilang buwan? Well, I think sana first things first. Ano? Yun ang position namin. Talaga, this will be a failure and this will not be good for the country. It's something na we are against K-12 because it's anti-poor. And so we are also saying that President Duterte said that he will take care of the needs of the poor and he is very sensitive to his needs. So hopefully that's how he will also see the K-12 issue. I'm happy, for example, that I think there are members of his cabinet who from the very start is against K-12, like for example, Secretary Tagiwalo. So I hope she will also help us in pursuing this advocacy. Yun lang po. Ang kailangan, ganito rin po. I was able to talk to Secretary Briones, the incoming Secretary of Education. Ang sabi namin, if President Duterte was able to talk to the DepEd people, I think it's timely that he will have a more holistic view of the situation regarding K-12 implementation. That he should also talk to the parents, teachers, okay, the stakeholders, yung mga petitioners sa Supreme Court, kasama doon si Congressman Tino, para malaman din niya yung where we are coming from. And lastly, you know what, more than a year na yung petition namin. And up to now, the Supreme Court has not yet decided on the constitutionality of the K-12. There are 6 or 7 petitioners. So if they were able to decide immediately on political cases, I think they must decide as soon as possible this particular case. Kasi it will affect generations of Filipinos. Okay. So let's not gamble on the future of our children. Okay. Thank you. Yes, doctor? Kami ang mukha ng realidad ng K-12. Kasama kami sa casualty. Nakikita natin yung taon-taon na problema sa pagbukas ng pasukan, pero kami ay kasama na ngayon dahil nawalan kami ng trabaho at ginagamit ang K-12 ng mga pribadong institusyon para tanggalin ang mga guro. Pinaglalaban namin ang aming security of tenure, hindi lang sa sarili namin, ito ay para sa ating lahat. No, kailangan tayong maprotektahan, pinoprotektahan tayo ng konstitusyon at kailangan ang mga batas na nabubuo ay gumagalang sa pinakamahalagang batas para sa atin. Pero bukod dun sa issue ng security of tenure, talagang gusto kong sabihin na kalunos-lunos itong K-12 para sa isang henerasyon ng mga mag-aaral. Dahil sa nakikita natin ngayon pa lang, yung problema sa curriculum na tinatanong kanina, maraming aayusin. Ang mga guro na nagtuturo ngayon ng mga subject na ibinaba sa senior high school ay hindi handa, walang expertise, no? At yung
yung pagkakait ng libreng edukasyon, dahil ang basic education ay talagang libre dapat ipagkaloob ng gobyerno, pero dahil binigay na nga nila ngayon ang obligasyon sa pribado, no, kailangan ng maglabas, no, ng panggastos ang mga magulang. Gayunpaman, itong mga pribadong institusyon, hindi rin yan handa. Narito sila ngayon sa K-12 pero sila ang makikinabang sa bandang huli. Talagang para sa akin, business, negosyo ang K-12. Thank you. Congressman. Ngayon ang isang concern natin sa pagbubukas ng school year, at lalo na yung unang implementasyon ng grade 11 senior high school, ang tanong natin, nasaan yung mga enrollees, no? Bakit tila maraming mga natapos na grade 10 ngunit hindi na pumalik sa grade 11? Anong mangyayari sa mga ito? At ano mangyayari doon sa mga napilitan na mag-enroll sa mga private schools, no? Supported by the voucher system. Makakatapos pa yan. Will their families be able to cope with the additional expenses of private school education? So, ito na yung matagal nating pangamba na kapag pin-privatize yung pamamaraan ng delivery ng senior high school, ay mas maraming mga Pilipino ang mapagkakaitan ng kanilang karapatan sa edukasyon. So kailangan bantayan po natin ito. Muling naninindigan tayo para sa libreng edukasyon na ginagarantiya dapat ng Estado. Kapeng. Melo, gusto ko lang bigyan ng diin na ang Estado ay may tungkulin na itaguyod ang distributive justice, no, lalo na sa hanay ng ating mga magkasaka. At sabi nga, ang Estado shall promote social justice in all phases of national development, no. Kaya napakahalaga po yan na pag pinag-usapan national development, pag po nating kaliligtaan ang pinakamalaking produktibong pwersa po natin sa ating mga nanatili ang mga ating mga magkasaka. Pag pinag-usapan natin ang K-12, dapat lang po makialam, dahil malaking kaugnayan yan sa mga pamilya na magkasaka, mga manggagawa, mga manggagawang bukid, manggagawa agrikultural, mga mangisda sa ating bansa. Bahagi po ng aking pinadalang liham, letter of intent to serve kay incoming President Rodrigo Roa Duterte, ay ganito po ang sinasabi. Your Honor, it is my unwavering commitment to fulfill my part in the realization of the Filipino peasants' aspiration to emancipate themselves from the bondage of the soil they till through genuine agrarian reform. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo pong lahat. Tinanggap naman ni President Duterte yung inyo. Opo, dahil hinirang po ako eh. Hindi, kaya nga, pasiguro lang ako. Ay, natanggap po yun. Sinigurado po naman ang naghatid noong nasabing letter. Nabasa naman. Nabasa. Okay. So I'd like to say thank you to everyone who came over to be with us today. We will have our traditional picture taking. Teka muna. Merong TV camera sa likod mo. Ayun, okay. Oh, ayun, oh, di ba? So, maraming salamat po sa ating mga kasama. At kasama natin si Secretary Designate Kapaeng Mariano, Congressman Tony Tino, Tonchi, si Professor Rene Luis Studley, at si Dr. Rebecca Año Nuevo. Next week, we will talk about labor contractualization, including corruption in media. Dahil baka raw kasi walang sinasahod, kaya saka-saka. Okay, so pag-usapan natin yan next week. Sky? Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat. At salamat po sa ating mga guests for today. Hope to see you in more Tapatan sa Aristocrat Forum. Salamat po sa inyong lahat. At sa ating po, thank you so much. Congratulations po again, Kapeng. Secretary Rafael Mariano. Thank you po. Thank you.